Sino yung gusto niyo magstay, ako o siya? Know that. You can't make me quit. Alam mo bang kumuha ng private investigator ang Lola Amanda mo? They found traces of gas sa loob ng warehouse. Napakalaki ng posibilidad na arson nga ang nangyari. Huwag kong mawala si Sofia. Our multi-million deal is off. What? Meron daw kayong gusto sabihin sa akin. We're allowing you to continue working for the company. Huwag mong tatantanan ng ilisang yan. I want you to wear her out. Michael, maraming salamat talaga, ha? Niligtas mo na nga yung buhay ko, tapos ngayon, tutulungan mo pa ako kay Georgie. Sobrang dami ko na atang utang na loob sa'yo. Okay lang yun. Hindi, alam mo, sana dumating talaga yung panahon na makabawi naman ako sa lahat ng mga ginawa mo para sa'kin. Ano ka ba? Hindi naman kailangan. Michael? Michael, tara na. Baka hinihintay ka na ni Elisa. Elisa? Oo, si Elisa. Asawa niya. May asawa ka na? At meron kami isang anak, si Nina. Hindi kaya magalit yung misis mo pag nalaman niya itong ginagawa mo para sa amin ni Georgie? Maiintindihan niya yan. Mabait naman si Elisa. Michael, liga na. Giselle, sige, mauna na kami. Dadalo na ito ako kay Georgie, ha? Okay lang ba sa'yo? Sige, ingat kayo kasi kailangan ko na rin bumalik sa loob, eh. Sige, Giselle. Uy, bakit ang tagal-tagal mo sa loob? Anong ginawa mo sa loob? Simula ako ngayon, ako na ko yung ama ng bata. Tinutuon mo ang pagiging ama ng bata? Mahinid yun, kailangan ko kong gawin eh. Lalo pat may tanin na yung buhay ni Georgie. Gusto ko lang mapasaya yung bata. Yun naman yung reason talaga kung bakit ako nagpapanggap na ama. Naiintindihan ko yun, pero alam ba ni Elisa yun? Lately ho, di kami nakakapag-usap eh. Paano ko makakwento sa kanya? Sabihin mo lang sa kanya para alam niya. Baka maging rason na naman yan sa panibago niyong problema. Kailangan na. Oh, ginabihan naman natin na masyado. Eh, alam mo na, marami akong inaasikaso sa office. Lalo na nandun na si Sofia, lalo kong patunayan ang sarili ko. Ano oras sa tulog yan? Kanina pa, mga 2 hours ago. Hindi ka na nahintay eh. Teka lang, kukuha lang ako ng mainom tapos babalik ako. Huwag ka muna matulog, may pag-uusapan tayo. Marami akong ikukwento sa'yo. Sige. Elisa? Elisa? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka muna matutulog. May pag-uusapan pa tayo. Elisa? Yung mga standee, lagay mo na lang dyan sa entrance. Tapos yung mga tarps, ipaskil mo all around. Nga pala, kamusta yung mga presentation materials natin para bukas? Medyo nahihirapan yung contractor sa dami na pinapagawa mo sa kanya. Tapos, tinawagan ko na yung production house. Hindi pa daw nila natatapos yung AVP. Hindi pwedeng ganun. Kailangan tapusin na yung lahat yun. Paano na natin mamimit yung deadline? Tsaka, ano na lang ipapresent natin bukas? Eliza, hi! Sofia, anong ginawa mo dito? Tsaka bakit kasama mo si Mr. Chen? Well, gusto kasi makita ni Mr. Chen yung mga preparations niyo. Can we show him anything? Like an AVP or something? Kasi sobrang excited na si Mr. Chen for the launch tomorrow. Wala kaming maipapakita ngayon. Tsaka bakit pa kayo nagpunta dito? Magmumukha akong incompetent yun eh. That's because you are incompetent. Excuse me, Mr. Chen. You can't talk to me that way in front of my people. Hindi pa natatapos to. Bukas ng launch. Pwede ba hayaan nyo na lang kaming gawin yung mga trabaho namin?
Tsaka kayo, hindi dapat kayo nandito. Eh, dapat bukas pa kayo dumating eh. Eliza, don't shout at our client. Hindi ka dapat na ganyan makipag-usap kay Mr. Chen. Bakit pa kasi kayo nagpunta dito? Nanggugulo lang kayo eh. Stress na stress na nga ako eh. Are you sure kaya mo to, Eliza? All this? Sigurado ako bang hindi mo kailangan ng tulong? Hindi ko kailangan ng tulong, lalo na kung magagaling sa'yo. Let me remind you na ang tuna ay hindi tinapa. Hindi ubra sa corporate setting ang natutunan mo sa tinapahan na Eliza. Pwede ba umalis ka na, Sophia? Umalis na kayong dalawa para magawa na namin yung mga trabaho namin. Sige na. Back to work. Sige na. Gawin niyo na yan ulit. Saan tayo, Michael? Sa Alta Vista Village, Mami Jun. Sa Giselle na naman na yan. Kaibigan ko lang ho yun, Mami Jun. Eh, dun na nagsisimula yun eh. Alam mo kung ako sa'yo, Michael, iwas ni Lubio. Iwas pa so'y. Huwag mong kagatin ang masanas ni Eva. O ano yan? Bakit wala pang pintura yan? Madami po kasi kayong pinapagawa man eh. Kulang ako sa oras sa tao. Eh, anong gagawin nyo eh? Di tumawag kayo ng tao. Tagtagan nyo mga tao dyan. Wala na po akong makuhang tao eh. Puro busy na po lahat. Ay, naku. Tinan nyo, ang mabagal pa kumilos. Kayo na mabilisan nyo naman ng konti. Kupat naman itong mga to. Eliza, last minute natin silang tinawagan, di ba? Pagkatapos lang nung sunog. Ay, anong ipapresent natin bukas? Puro mga plywood at tako. Ano ba yung pinagsasabi nyo, Manny June? Gusto ko lang kung maging masaya ang anak ni Giselle. Alam niyo naman kung may taning na yung buhay ng bata. Eh, pag nalaman ni Elise yun, sa tingin mo ba, sasangayon yun? Wala naman hong pakialam sa akin si Elise. Kahit ano hong gawin ko, baliwala ako sa kanya. Tara na. Ay, naku! Tawagin niyo na lang ako pag okay na yan! Elise, alika nga dito. Ano ka ba? Sa kanya lang tayo mag-usap. Mamaya na tayo mag-usap. Mainit ang ulo ko. Elise, umayos ka nga! Tingnan mo nga, lahat sila nakatingin sa'yo. Lahat sila umaasa sa'yo. Alam ko yun. Hindi mo na kailangan ipaalala yun. Lahat yan umaasa sa akin. Yung mga staff, yung kliyente, si Papa, si Lola. Ayoko silang biguin. Ayoko kayong biguin. Eliza, maraming gustong tumulong sa'yo. Kung tulad nino, si Sophia, at yung mga binabayaran niya. Nako, baka mamaya meron pa nga dyang staff na kasabot ni Sophia at lukulukuhin tayo dyan eh. Aminin mo, ikaw, mas may tiwala ka kay Sophia kaysa sa akin. Mas nagagalingan ka sa kanya kaysa sa akin. Aminin mo. Eliza, tama na. Ma'am, may nag-aalat po sa'yo ngayon. Nakatulog kasi si Georgie eh. Dahil siguro sa mga gamot na nainit niya. Okay lang. Antayin ko na lang siyang gumising. Hindi na. Okay lang. Kahit bukas ka na lang bumalik. Baka meron ako may tutulong dito. Hindi. Okay na kami. Okay na talaga kami. Sid, may problema ba? Bakit? Bila kaya itong umiiwas? Nahihilang kasi ako, Michael, eh. Dahil nalaman mo may asawa na ako. Nahihiya kasi ako sa misis mo. Okay lang naman yung damit ang ginagawang masama. Kahit na, hindi pa rin magandang tignan. Nakakahiya naman dun sa asawa mo. Sige na, dun ka na lang sa kanya. Tsaka diba nabanggit mo meron kayong anak? Sila na lang asikasuhin mo. Okay lang talaga kami ni Georgie. Huwag mo na kaming isipin. Masyado ka nang masakit magsalita eh. Bakit wala ka namang tiwala sa lahat? Na pati kaming gustong tumulong sa'yo at saka umaalalay sa'yo, pinagbibintangan mo? Pasensya na. Pasensya na. Naguguluhin lang ako. Masyado ako maraming iniisip. Hindi ko alam kung ano uunahin ko. Eliza, nandito kami para sa'yo. Hindi kami ang kalaban. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo yung disposisyon mo na puro galit, saka wala kang tiwala sa lahat, makawalan ka ng kakampi. Sige, iisa-isahin natin ha. Basta nandito kami para sa'yo. Sige.